So yan mga ka-fishing, at meron tayo dito ngayong bagong dating na order. Ito ay fishing reel na budget meal. At sinubukan nating orderin siya dahil maganda yung mga feedback niya sa online shop. Itong reel pa lang ito ay gawa ng Birking. Birking Assassin, yan. Assassin. Ito yung kanyang box. Birking Assassin. Titingnan natin ang kanyang laman. Ito ay budget meal pero quality na reel na sabi sa inyo. Kaya nagustuhan ko dito, maganda yung kanyang mga review sa mga feedback ng mga customer. Ito yung pinaka-reel niya, nasa pouch siya. May pouch na rin siya, kaya ganda. Quality na din. Nabili ko to ng 1130 yata to. Oh, so 1130. Budget meal lang. Yeah, smooth na smooth siya. Oh. Ganda na ng pagka reel niya. Ito yung pagka-reel niya. Ito yung kanyang pinaka, tsaka yung bill arm niya, oh. Naka may slider na din siya. Kaya quality na din. 9 plus 1 na rin na kanyang ball bearing. Tapos ito yung kanyang pinaka handle. Tapos smooth na smooth. Smooth na smooth siya. Tapos ito pala yung naka-design sa salt water. Itong design to ng Birking na to. Tapos isa sound check natin siya. Panig nyo ba? Ganda ng tunog. Siguradong napakaganda ng tunog ito pag yung hinahataka na to ng isda. Lalo pag makatalaki ito. Sound check. Naka-design to sa salt water. May mga seal na to. Kaya nagustuhan ko. Tingnan nyo. Ating tatanggalin. May mga seal siya eh. Nakasilin siya lahat siya. Eto. Eto yung sinasabi ko. Kaya nagustuhan ko. Nakita nyo ba? May seal siya. Kaya nakasil yung kanyang pinaka bearing niya. Kaya napakaganda. Design for salt water. Yun ang nakalagay agad sa kanyang ano eh. Tapos ganito din sa kanyang ang kanyang pinaka handle. You know, meron din siyang parang gas. Yan oh, parang o-ring o missile din siya. Rubber na nabaon dito sa mismong butas. Kaya napakaganda. Hindi basta-basta mapapasok ng tubig ang reel na to. Nakasilid siya. Kaya yan nagustuhan ko. Ito naman sa kabila. Meron naman siya yun. Ito nyo yan. O-ring. May o-ring siya. Ito yung nagustuhan ko dito sa Birking Assassin. Design for salt water. Alright. Goods na goods. Ito naman yung kanyang pinaka-spool. Yan. Pinaka-spool. Ito naman yung pinaka-spool. Yan yung loob. Tapos ang max drag niya 10 kg nakalagay dito eh. Tapos yung line capacity ito. Ito nyo ba? Yun ang line capacity niya. Yan ang line capacity niya oh. Ah, isa din, marami-rami na rin may laman. Ito pala nasa 1000 series. So 1000 series. Nasa 1000 series ito. Itong reel na to. Tapos yung mga previous niya, eto mga previous niya eh. Na ito pala muna, manual. May manual din siya oh. Hindi talaga basta-basta to. Tama nyo naman. Baliktaran yan, manual ng Birking Assassin. Kaya kahit budget meal siya, quality. Tapos meron siya nito, may pring ito, washer, spacer. Dalawa. Plastic washer, spacer. Kita nyo ba? Yan. Ayos na ayos. Goods na goods. Ang ano. Ang napansin ko lang dito, ito. Baliktad yung kanyang pinaka ano, may dalawa siyang ganito. Dalawang washer na stainless. Tapos ito yung kanyang ano. Yan. Tapos dalawang washer naman sa
sa taas na plastic naman. Pero susubukan natin ito. Depende pa naman ito natin kung makakapag-adjust tayo ng washer. Dahil pag nilagyan natin ang line kung saan siya mataas o mababa dito sa spooling niya. Kaya titingnan natin kung magbabawas pa tayo o goods na yung kanyang ano, yung kanyang pinaka alignment ng line. Ganda na tulog, oh. Wow, Birking Assassin. Alright, abangan nyo ang piltest ko bukas. Pipiltest ko to bukas sa bukas din. Tingnan natin ang performance at abangan nyo lang po. So yun lang po ngayon. So yun guys, ara yung huli natin. Ang first catch natin ay ito, ang ating tengkara honeycomb. Yan, honeycomb grouper. Alright, first catch ng ating tengkara powered by Birking. Alright, good morning sa inyong lahat. Good morning ang ating first fish na honeycomb. Alright, ano kaya ang sunod nating i-unlock dito? Tip ko na lang kayo sa sunod.